Hello, hello. Welcome back. Good morning, good day, good afternoon, good evening sa lahat kung saan makita ako sa mundo. Poor boy po, bumabate. Meron lang po akong napuntahan. Nag-jogging ako araw ito. Nandito ako sa Park Citadela. Nandito daw yung pinakamalaking park dito sa Poznan, sa Poland. Pasahin na lang natin yung kanyang ano. Nandito ako ngayon. Sige. Park Citadela. Maghahanap tayo ng mukhang puro pulis ha. Mayroon dito nakalagay na English. Ayan. Dire-diretso na lang natin. Medyo summarize na lang natin. Citadel is the Poznan's largest park, occupying about 10,000 arcs of green space in the very heart of the city. The park was established in its present form between 1963 to 1970. Tagal na. Hindi pa ako pinanganak nito. The site is of the former port Bianari, Vina, the scene of one of the most vicious battles of Second World War. Not only in the Citadel Park of great historical value, it is also a place of unique natural beauty and a popular recreational spot. Here, one can find bicycle and rollerblade routes, playgrounds, outdoor gyms, and a huge track, as well as the Armament Museum and the Museum of the Poznan Army, the buildings of the port, of amphitheater, several monuments, many outdoor sculptures. In addition, there is a restored rose garden and several theme gardens. There are also 8 cemeteries and the Peace Bell, ay Bisaya, commemorating the victims of the atomic bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki in 1945. The Citadel Park is idyllically situated on a triangular hill reaching down to the Warta River. Due to being rarely visited and its varied terrain, many protected mammals, birds, amphibians, reptiles, and insects have found their refuge and safety here. Oh, dami. Tayong mga wildlife dito, wildlife animals. An extremely varied and rich vegetation is also significant features of the Citadel Park. Something unique in the Bielkopolska. The Citadel Park primary function is a recreation and meeting place for Poznan citizens. It also hosts cultural events, and since 1998, every Saturday before Easter Palm Sunday, in the park of the Citadel, you can watch the world's greatest spectacle, the Passion of Christ. 1,000 strong team of actors, choristers, symphony musicians. Maganda. Pero hindi yata na ano ngayon. So hanapin natin yung museum. Museum. Bakit may binabantal dito? Why? Ito. Ito, anong number? 6. Ito. So, hanapin na lang natin. Malaki siya. Oh my goodness. Asan ba ako? Where I am now? In this side. Dito na ako. Tutieste. Mahirap kasi walang number yung kanilang ano eh. Number 3. Ano bang number tong? Ayun. Malaki eh. So, dito ako. Kaliwa dyan. Punta dito sa sentro. Kakaliwa muna ako dito. Kaundo. Ayan.
ay malayang tumatakbo dito. So ayan yung place, very greeny talaga. Puntahan ko yung Bell, dito siya na side ayon dun sa kanyang mapa. Sensya na sa aking sounds kung medyo maingay. Sorry po sa sounds natin. Maingay. Oh, ito yung Bell. Sinadaanan niya na. Ayan, tingnan natin, mayroon pa ditong magandang mapa. Park Citadel. Dito ako. 2 years te. Hirap. Good luck sa'yo. Kita dito. Ganda nung alaman. Ah, ayan yung Bell. Ito pala yung Bell. So, may police na nakatambay. Ayan yung Bell. Ayan, lalakaw sila ng aso. Wala ako kasing dalang ano. Natin yung Bell. Pasa na tayo. Ito yung Bell to commemorate the victims of World War II, yung na matay sa atomic bomb blow noong 1945. Ayan yung Bell, laki. Ayan. Wala siya marker. No marker. Wala. Ito tayo dito. Ayan yung city. Napakaganda. Mataaw kasi ito dito. During Sunday. Saturday and Sunday. Dahil ngayon it is Monday and mayroon pang COVID. So medyo ano muna siya. Hindi pa masyadong busy. Dito makikita ka ng mga wild animals daw, sabi dun sa ano, open park ito, there's no entrance fee. Let's see, may mga restaurant dito. Alam kung saan tayo papuntaan. Ayan yung mga lumang tangke. Pero not allowed pa doon. Bawal pa mag-cross doon. Kasi may COVID pa. Still close. Ayan. Ayan. Hanap tayo. Ayan.
Nandito yung kanilang museum. Mga canyon. Kaya lang hindi pa siya open kasi dahil nga sa COVID, hindi natin siya malapitan ng gusto. Ayan, during panahon pa to ng World War II na mga gamit. Dito pagpapasok ka may bayad pero nakalakpa siya. Ayan, mga fighter jet sarado ngayon. Ayan, mga lumang fighter jet. Mga anong taon pa to? Galing. Kaya itong park na to ang historic. Historic park dito sa Poland. Ang ingay ng akin. Ayan, narating ako dito. Sa gitna ng park, meron siyang maliit na lake. Ayan natin. Hello. Ay, mga bebe. Malaya silang namamuhay. May itlog. Ayan. Ayan yung palibot. Look at how beautiful this is. Bakit ako sa aso? Punta pa tayo sa ibang place. Kita nyo na naglilinis. Maganda. Ayan, meron dito mga kuweba-kuweba. Ewan ko ano to. Sarado. Ayaw ko kung saan na to. Ayaw ko na pumasok dyan. Tatakot na ako dyan. Balik ako. May hinahanap akong lugar. Tatakot na ako kumasok dun sa area na yun. Yung pinaka public places talaga. Puntahan natin. Ito yung ito. Nandito ako sa may bantayog. Dito yata nagtisindi yata sila ng kandila para sa mga ano, soldiers. Kaliyan yun doon sa baba ah. Kaya nga. Ito tayo doon. Mala tayo. Garbari. Ito tayo doon. Kasi may hinahanap ako, hindi ko napuntahan. Hindi ko maintindihan yung mapa. Marami pang area to na sarado pa.
kasi nililinis pa nila dahil nga sa COVID. Hindi natin mabasa kasi salitang pulis. So ito, ibig sabihin itong ano na to, area na to is sacred at kasi nag-aalay sila ng Bulaklak. Meron tong kahulugan, hindi lang natin mabasa. Siyensya na, hindi ko rin na ano to ang ano nito eh, ang history. Ah, ito nga, dyan, ito nga yung mga ano, mga nilibing. Dito yung mga pinaglibingan. Kaya pala, meron ditong ano sta, tawag rin. Ayan yung mga nakalibing dito. During the World War II, ito, 1945. Nasa 600 mahigit daw ito ng mga Aleman na biktima ng World War II. Tayo ito. Tingin lang tayo ng isang pangalan kung meron pa. So, tabi-tabi po. Ayan. Meron dito. May 27, 1945. At least may mga pangalan sila. Ayan, may star. Ibig sabihin yan, may ranggo siguro yan. Ayan. Madami. Madami, madami. Ah, ito pala. Ayan. Cemetery. Dito siya nakalibingin. So, sa pangkalahatan, doon na lang sila dumadalaw. Ah, nagtitirik ng kandila. Dito sa baba. Hindi ito ang gusto kong puntahan. Yung entrance. Yung entrance talaga ang gusto kong puntahan. Ay, sa kabilang side ako pumasok eh. Ito, dito ako nakalabas na sa ano, sa pinaka entrance niya. Ito yung kanyang signboard. Postman called Garrison Center. Ayan. Dito nakalibing yung panahon pa noong World War II, 1945. The citadel was severely damaged during the World War operation in February 1945. In 1962, a park was established here including preserved fragments of the fort. So, ayan. Ayan na pala na pala. Ayan. Tayo pa yung so, ayan po yung ating konting tour ni Poor Boy. Salamat. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang at click niyo yung notification bell para sa susunod nating adventure kung saan saan tayo mapunta. Wala tong ano, kahit saan lang tayo mapunta kung maibigan kong i-share. Kaya yun, i-share ko sa inyo. Salamat and God bless sa lahat.